partners regarding sa character nyo, well, maliban sa pagiging magnanakaw na difference, ano yung similarities and differences of your character to your true self? Sweet siya inwards, pero si as ako, sweet ako as, ano lang, internal lang, sa loob lang. Ayun. Tapos si Kali kasi Corny, ako medyo, ay pareho lang pala, may pretty similarity. Okay lang, magkano lang naman. Siguro ko yung pagkakaiba namin ng character ko ay, hindi po nagpapalig daw. Kasi po yung character ko, medyo magpapabilis kasi yung tibok ng puso niya eh. Pero maganda din naman po yun kasi pinusundan ko po yung puso niyo. At saka baka din naman kasi tama na talaga para kay Mikay si Kali. Yung tanong kakaiba ba or pareho? Similarity. Ah, ako siguro similarity. Hindi naman sa pag-aano, yung ano mga iba. Pwede yung magiging matulungin ni Delas. Yun, sa maraming tao. Ganun na ko yung hindi ako tumuhin. Tsaka lapitin ako nung, ano, ganyan, gano'n. Lapitin ako, dun, kanina. Para lahat ng community lumalapit sa kanina. Charity. With Sol, ako, medyo, may pagka-boyish din naman ako. Eh, pero yung character ni Sol, sobrang titibo-tibo. As in, babaeng kanto siya. Sobrang tigas niya magsalita, sobrang... As in, yung bungang gabi yun, parang taga-tondo. Ganun siya. So, at first, yun nga, medyo nahihirapan ako kasi malaking adjustments. Kailangan ko baguhin, gabi ako magsalita. Yung mga galaw ko and everything. Pero ang saya, sobrang saya yung portrait ng role ni Sol. Ako siguro yung pinagkaiba is pag nasa bahay kasi ako, I really don't talk. Kasi parang naubos na yung energy ko sa trabaho. So feeling ko yung bahay talaga parang sobrang peaceful for me. So hindi ako masyadong magsasalita sa bahay. But dito sa bahay na to, sa movie namin, eh kahit hindi ako kinakausap, eh nakipag-usap ako. Kasi feeling ko yun. Yung kaparehas naman is like, kung gano'n rin ako kagulit, kung gano'n rin ako ka-jolly na person, and kung gano'n ako ka-happy na tao ngayon. Siguro, dahil sa nauna sa akin yung training sa theater, lagi kong kinakalimutan, pagkatapos ng isang project ko, inaalis ko na agad sa loop ako. Minsan nakakalimutan ko na nga yung title ng Ano'y Ginawa Ko. Kasi ganun ako parati. Meron akong script, sinisira ako na agad. So, nabuhay sa akin yung ganun. Para sa susunod, meron na naman ako ibang magigibigay na karakter. So, nasanay ako ng ganun. Kaya hindi ko minsan ma-identify yung sarili ka. Katulad, meron akong isang nangyari sa akin na may play ako sa CCP. Ang puripot, the miser. At pareho, nasa pisina ako sa City Hall. Napaka-accommodating. So, nung hindi ko na-memorize yung script, kasi nga ditong-dito sa buhay ko, dahil sa umaga, generous ako, sa gabi, puripot ako. So, pag-iba-iwa ko na sa nasabi ako ng ganito kasi, nakakalimutan ako agad-agad yun. Kaya minsan pag minan mo ako, ano yung pili ko na nakakalimutan ako? Okay. Thank you, Sir Lu. Thank you. I have a question from Mario Dumawan. Question for Kisses. Good to see you again. Hello. For you and AiAi. Kumusta ka na since yung malaking decision mo to move networks? And ano naging suporta hindi ng AiAi siya? How are you helping her AiAi sa transition mo sa buhay mo? Hello po, Tito Mario.
yung nilipatan ko po muna ay management po muna. Hindi pa po muna ako naglipat ng network. So sa ngayon po ay freelance po ako. At saka sa suporta po ni Miss Ai, sobrang grateful po ako sa lahat ng suporta niya. Especially po sa ginawa niyo po last year. So, meron po mga issue. Salamat po sa ginawa niyo po. Sobrang appreciate po po. Yung pag-depensa. At saka tinuro niya po ako sa GMA 7, sa studio. Masaya po yung tour. Yun. Ano may issue siya last year? Siyempre pinagtanggol ko siya kasi kilala ko naman siyang bata, kilala niya yung pamilya niya, mga big-daddy niya. So, yun. Tsaka, siyempre love ko to, nakasama ko siya sa pelikula. Alas lahat naman ng mga nakakasama ko sa pelikula, talaga nagiging close kami. Parang mga anak ko, nagiging totoong anak ko sila sa totoong buhay. And yung support ako sa kanya, bukod doon sa personal niyang buhay, pinag-inol ko siya sa GMA. Kasi ito ang Studio 7, ito ang pinakalain studio sa GMA, ito ang mga dressing room, chamber, and room. Gano'n. Okay, Jesus. Makakaasa ko ba kami na lalabas ka sa kabila? Sa ABS-CBN? Yes. Ako, for sure. Kung sakaling, sa ngayon po kasi hindi ko pa din po sigurado kung ano po magiging desisyon ng management ko din po at saka ng pamilya ko. Pero makakaasa po yung ABS-CBN na wala pong nagbabago sa pagtingin ko sa kanila. Mahal ko pa din po siya. Okay, thank you so much. Parang nasagot ni AiAi. Last na lang. I think lahat na ang nandito tulong sa'yo parang with exception of Lugo. Sabi na rin ako, parang tulong na sa'yo parang parang tanging na. Oo. Kahit naman yung mga ibang tagahanga, kahit matanda ko, mas matanda ko nga kay kung sila eh. Tinatawag ako mama. Kaya mo siya sabi ko, kuya, mas matanda ko sa akin. Kaya ako nga, basta mama kita, okay. Okay, Brad, okay kayo dyan. Kaya siguro sa lamas ng mother instinct ko, parang sa akin ang happy-happy ko pag parang nanay ako sa bawat isa sa inyo or sa kanila. Sa linggo. Kasi kanina, nag-text sa akin yung best friend ko na pare na parang merong libreng pabinyag sa Quiapo at kinuha ko pinang ng mga bibinyagan. Parang sponsor ng Radio Veritas, ng Catholic na radio. So yun, kinuha nila akong pinang. So sa Sunday, nandun ako at mag-aanak ako sa binyag sa mga taong hindi ko kakilala. Okay, so, ako kanilang Major Nina. Okay. Thank you, Mario. Sandali mo na. Bobo na sa issue, ha. Kaya kaysa sa wala lang natatanong mo.